to kay Tyronia, yung ganun mo sa face niya, wala kasi siyang YouTube eh. Ganun mo lang, kasi tawag dito, ano eh. Kailangan ko yung YouTube niya. Hi guys! Napalive akong bigla dahil marami nagre-request na magsalita ako sa mga bagay-bagay. Kaya gising ko lang at nakakatawa yung mga pangyayari. Ay, hello po. Alam niyo ba yung sinasabi ko? Ay, shoutout kay Cathy Maribete. Sa akin, Nicole Ann De Vera. Pero guys, wait lang po muna tayo sa shoutout. Ang pinunta ko talaga dito guys, ang dahilan kung bakit po ako nagla-live. Wala lang isip-isip to, live na kaagad. After kung may mga nagsisend kasi sa akin, after ko mapanood yung mga videos at mga post, makita yung mga post. Nung una hindi ko to pinapansin eh, kasi alam ko naman na sus, wala lang yan. Ayaan nyo na, chika-chika lang naman yan. Kasi medyo busy nga din ako sa buhay ko ngayon. At, syempre pagod ako. Kasi nga naglipat kami. So ngayon, ano? Wait lang. Nagda-download na ba to, Harvey? Ayun. So ayun guys, kaya ako nandito. Pag-usapan natin yung maliit na issue lang. Sobrang maliit lang po talaga tong issue na to. Actually, ayoko siyang palakihin. Pero dahil madami po ang nag-comment, nagme-message, may mga tumatawag pa nga, ang dami talaga. Tas sobrang sinasabi nila na, Mami Tony, magsalita ka naman na. Actually, gigising ko lang ito yung mata ko. Sa gulat ako, yung boss ko nagsalita para sa akin. Sobrang nagulat ako. Kaya sabi ko, ay, nagsalita sila. Pinatulan nila tong ano. May kapitbahay kasi ako na nag-post tungkol sa akin. Ngayon, sabi ko, sige, may nagsalita para sa akin. Tapos yung mga pinsan ko, nag-post sila regarding dun sa nangyari. So, sabi ko, sige, magsasalita na nga din ako para sa ikakatahimik ng lahat. Actually, hindi ko alam kung ikakatahimik to eh. Kasi alam niyo naman, sobrang maldita kong tao. Lalo na pag nagsasabi ako ng totoo. Alam niyo yun? Yun siya. Ganito kasi yon. May nangyari kasi na may nag-post na kapitbahay ko dahil nasaktan sila sa vlog ko na binato ako ng kapitbahay. Meron kasi akong vlog na binato kami sa Toro House. Nagsabi ako sa vlog ko, ang sabi ko, kasi binato kami ng 4 na beses. Tapos, hindi yung ng kapitbahay. Actually, hindi ko alam kung kapitbahay yon. Sobrang clear naman na sinabi ko na kapitbahay, ay hindi ko alam kung kapitbahay yon. Kasi hindi ko talaga alam. Sobrang hindi ko po talaga alam. Okay? So wala naman ako masyado pinaglalaban dito, kundi masabi lang yung set ko kasi ang dami nangungulit sa akin na Mami Tony, ganito Mami Tony. O sige, pagbibigyan ko kayo, papansinan ko kayo kasi maraming nag-vlog pa tungkol sa kung saan ako nakatira noon. Ngayon, umalis na kasi ako, diba? So ako naman, o sige, pagbibigyan ko kayo. Kasi ang papansin nyo masyado eh, talagang di nyo tinitigilan. With comments pa yan. As in, ang active-active nyo. Na parang may mapapala kayo sa pag-chisme sa buhay ko. Okay? So, eto na siya, guys. Yun nga, nag-video yung boss ko. So, eto yung nangyari. Eto, isa-isahin natin. Lumipat po kami sa lugar na yan. Unang-una, wala po akong sinabi o siniraan sa video ko. Ang sabi ko nga, hindi ko alam. Diba? Lumipat po kami at vinlog ko po yun. At nung lumipat po kami doon, sobrang naging masaya po kami kasi malaki na yung space, ganyan-ganyan. Yes po, ang nilipatan ko po ay dati po siyang dorm. Pero wala din masyadong mga estudyante. So yung ibang gamit nila ay nandun pa. Nung lumipat po kami doon, nirespeto namin yung ibang mga naiwan na gamit. Okay? Nung nabili ko po yung bahay, na sinasabi niyo po na hindi ko naman nabili, hindi ko alam kung saan nyo nakukuha yung mga ano-ano nyo. So parang ako, sabi ko, okay lang naman na ano na, syempre pandemic, 'di ba? Pandemic, hindi nila makuha. Hanggang sa nakuha na nila, okay naman eh. Paglipat po namin doon, ang gusto ko lang naman ang na magkaroon ng magandang tirahan yung pamilya ko. At nakita niyo naman na maayos po yung bahay at talagang maganda naman po siya. Para sa akin po, nananggaling po ako sa hirap, maganda po siya para sa akin. So yun na nga, lipat kami doon.
Ito, magsasabi ako ng totoo lang, ha. Kasi parang sobrang grabe yung mga sinabi na siniraan mo yung mga kapitbahay dito, siniraan mo yung lugar. Grabe ka naman, Miss Tony, pinakisamahan ka namin. Binelcome ka namin dito. Ako naman parang, oo nga, sinabi ko yung sa vlog ko, grabe binibigyan kami ng food, ganyan, ganyan. Tumantuwa ako kasi nadalamay pa nga sa vlog ko yun habang nag-vlog ako. Eh, talagang, bago ako mag-room tour, panoorin niya yan. May nagbigay ng pagkain, sobrang saya ko. May mga post pa ako ng grabe buhay na buhay kami sa kapitbahay. Sobrang salamat sa inyong lahat. Sobrang thankful po ako sa mga kapitbahay ko. Yung sinasabi niyo po na hindi po kami marunong makisama, unang-una, oo, sige, aminin ko. Pasensya na po kasi maingay po kami. Lahat po kami sa bahay ay medyo bata at minsan madalas gising po kami ng madaling araw. Pangalawa, nung unang lipat pa lang po namin, sasabihin ko na lahat, ha, kung bakit hindi po ako naging komportable. Pero wala naman pong akong pinipinpoint na kapitbahay ko yun. Okay? Kasi marami pong dumadaan at sa kapitbahay ko, tapat ng bahay ko, alam niyo po na marami pong dumadaan sa tapat ng bahay namin at minsan at madalas nagkumakatok para magpa-picture. Pangalawang gabi pa lang po namin doon, si Daddy Rob nagbabrush ng garahe. Pagka-brush niya po ng garahe, yung gate, hindi niya nasara ng gano'n. Hindi niya na-lock ng gano'n. So, nakasara lang siya ng gano'n. Tapos si Daddy Rob, nagpahinga siya sa sala. Gaganon ka kasi nung maglalakad ka pa paloob. Tapos, habang napapahinga siya sa sala, may pumasok na lalaki. Tapos sabi niya, sa sala mismo, Daddy Rob, pa-picture. Sagulat si Rob. Tapos, habi ko, asawa, hayaan mo na lang. Baka na-excite lang sila kasi nag-vlog-vlog tayo. Baka napapanood tayo. Okay, sige, hindi kami nagreklamo. Sa pakikisama, guys, lahat po nang pupunta sa bahay, pag hinanap si Mami Oni, lumalabas po ako. Kahit hindi po ako lumalabas ng bahay. Lumabas po ako para, sige, mag-picture kahit minsan. Patanggal naman po ng mask mo, sige, gagawin ko, natatanggalin ko yung mask kung ingiti ako. Kahit bagong gising ako, kahit ang malala pa po ay tulog po ako, ginigising po talaga ako ng mga sama ko sa bahay. Ang sabi ko na lang, sige, okay lang, sige, lalabas na lang ako. Kasi may mga nasasabi ng malayo pa po pinanggalingan namin, Bulacan, panalaman namin dito kasi may kamag-anak kami, pinuntahan ka namin para po sa picture. Sige po. Totoo yung nakisama po ako, hindi po ako nagreklamo, wala akong sinabi na, ano ba yun, pa-picture, ganito. Kahit minsan nararamdaman ko po na wala po akong privacy. Naranasan ko din po na nasa veranda, ay Mami Oni, nag-hi po ako sa inyo, kahit yung isura ko basa-basa ako dahil naglilinis po kami ng bahay. Sa baba naman, kakagising ko lang nandun ako, nag-vape ako, sisigaw, Mami Oni, tapos magtatago ako kasi itsura ko eh. Siyempre naiya din ako, tsaka ko kaya sa personal, di ba? So eto na nga. Hanggang sa umalis kami, kasi nga may nambato sa amin. Then may nag-react akong kapitbahay. Na parang, grabe ka naman, pinato ka lang, aalis ka na. Hindi kasi siguro sa'yo yan. Nag-expire siguro yung kontrata mo eh. Kaya pinalayas kayo kasi dugit kayo sa bahay. Tapos mayroon pang sinabi na, yung kotse mo ngang black, hindi naman talaga yun sa'yo. Kahit kotse ko talaga, hindi daw akin. Sa boss ko lang daw. May sinabi pa na, yung kotse nga ni Tyro niya, binili mo, tapos binalik mo rin sa may-ari. Keme mo lang na binili mo para sa vlog. Yung bahay naman na yan sa'yo, hindi naman yan talaga sa'yo. Paiyak-iyak ka pa, naawa pa naman kami sa'yo. How ironic na yung simpleng post ng isang tao, para ang dami agad naniwala. Alam niyo yun, unang-una, nag-usap po kami ng boss ko, which is nagulat talaga ako, thank you boss ha, kasi nagsalita siyang bigla. So, ito na nga, nagsasalita ako para sa mga tao nagsasalita para sa akin. Ang sabi ng boss ko is, meron kaming usapan ni Tony at na hindi niyo dapat malaman. Nasabi niya, sinabi niya na lumagpas naman na po ng kalahating deposito mula sa buong bahay, yung naibigay ni Miss Tony. Okay, bakit wala kaming papers? Nag-pandemic po. Boss ko yun, sobrang close po kami ng boss ko at talagang, oy gusto mo itong bili, o sige ganyan, kasi kasuhin natin yung mga deed of sale, etc. Kapag tapos ng pandemic, kasi naglipat nga po kami nung pandemic. Which is, actually, pandemic pa din naman ngayon, ang punto ko, nung ECQ, nung hindi pa GCQ. Pagkalipat po namin, again, sobrang masaya po ako sa mga kapitbahay ko dahil sobrang bait niyo pong lahat. Pero, dahil nga po nagbavlog ako, hindi po ako pwede magsinungaling kung bakit po ako naglipat. Siguro ang mali ko lang is hindi ko clear ng todo. Pero, sigurado naman ako, kahit panoorin niyo yung vlog ko, sinabi ko na, kapitbahay, baka hindi namin kapitbahay kasi dumaan lang eh. Okay, one. Hindi ako magsisinungaling. Tawagin mo akong pokpok, tawagin mo akong puta, tawagin mo akong gaga,
kabit, whatever shit na nagigigil ako. Alam mo yung tawagin nila ako kahit ano, pero never na sinungaling. Pangalawa. Kasi sobrang interesado niya eh. Pangalawa. Yung sinasabi niya, dugit kami sa bahay. Pasensya na po. Marami po kasi talaga kaming basura sa labas. Lalo na nag-a-adjust kami, hindi namin alam kung kailan yung kuhaan ng basura. Isang buwan lang po kami tumira dyan. Yung sa bahay, nag-vlog kami, nakikita niyo kung gaano kami kalinis sa bahay. To the point na sa sobrang pagmamadali namin maglinis, minsan nag-vlog na ako ng itsura ko tsaka. Diba? Sobrang tsaka ako na kakalinis lang namin. Linis kami ng linis kasi medyo malaki po yung bahay at medyo madami po siyang kwarto. Okay? Hindi kami dugit sa bahay, lalo na ang ate ko. Tatlong beses sinusundok sinlapag, pati yung pader, with downy. Tari nyo kayang pumasok para malaman yung sinasabi yung dugyot. Kasi yan yung bagay na ipaglalaban ko sa akin, lalo na sa ate ko, dahil napakalinis po namin sa bahay. Alam niyo yun, sobra. Pangatlo, yung boss ko na may-ari po ng bahay, yes, boss ko po yun, at kami po yung nagkaroon ng areglo, at maraming salamat sa'yo, boss Mike. Marami po siyang properties, okay? So, ano nangyari, dahil boss ko siya, siya po yung sponsor sa mga hair ko, nag-usap kami at alam niya yung sitwasyon ng pamilya namin, nasiksika na kami sa isa naming bahay, which is, eh, nabili ko rin yun yung sa Bacoor. Baka naman gusto niya rin kalkalin, di ba? Eh, nagsabi na ako ng lugar, ha? So, yun siya. Madami na kami at hindi na kami kasha. So, sige, ganito, ganyan, mag-down ka ng ganito, usapan natin ganito, ganyan, di ba? Okay na. Hindi ko maintindihan bakit magkakaroon ng gano'n. Sabi ko, hindi ko mag-gets, ba't daw ako masisinungaling? Ngayon may nagsabi sa akin, para daw sa vlog. Ah, may gano'n ba? Kasi sa totoo lang, mayroon ba taong gagawa ng gano'n? Yung magsisinungaling kayo, aangkinin mo yung bahay nang hindi naman sa'yo. Parang, ang bullshit naman, hindi naman ako gano'n. Ba't ko gagawin yun? At sinasabi kasi nila na, ay nag-rent lang yan si Tony. Kung nag-rent ako, hindi papayag ang may-ari na i-vlog mo yun na sa'yo yun. Oh my God! Asan yung ganito? Bakit? Parang bakit? Bakit ako masisinungaling? Nagpapaka-ano ba ako? Nagpapaka-social climber ba ako? I mean, kilala nyo nga akong mahirap eh. Kaya nga ako tumutubad-tubad sa station. Pukoy ng ina, wala akong pera. Pambuhay sa anak ko. Diba? So, eto na. Sabi nyo yung kotse kong itim, hindi akin. Matagal na daw yun, sa boss ko daw yun. Oh my God, kahit sa kabila naming bahay, talagang, alam mo yung binivideo nyo pa yung kapitbahay, tapos inaano nyo sa vlog nyo, na ay ganyan, ganito yan si Miss Tony. Nasa simpleng sinabi ko lang naman na binato kami, totoong nangyari naman talaga. So eto na, kotse ko daw hindi akin. Sige na, hindi na akin, kahit akin. Yung kotse na Tyronia, totoo po, binili po talaga namin yon sa best friend ko. Kahit tanongin siya, ayan, puntahan nyo yung ano niya, FB account niya, eh hindi Jesus, binili ko po yan sa kanya. At vinlog ko po yun. Binili po namin yun. Nag-withdraw kami ng pera. Binili namin yun. Then after nun, sabi ni Tyronia, Mami, hindi naman ako papasok sa school. Sayang lang din naman yung pera. Sinabi ko yun sa vlog ko na sobrang alambait nung anak ko. Sabi niya ganun, mas kailangan mo yung pera, Mami. Alam kong gusto mo ibigay sa akin to. Sabi niya, Mami, AirPods na lang. So ako naman, siyempre as bata, oo nga naman. At dyan po sa dati namin bahay. Hindi ako nagsasabi ng lugar, ha. Hindi ako nagsasabi ng street. Ay, wala po kaming parking. Isipin nyo, may dalawa po kaming kotse dyan. Kotse ni Daddy Rob, kotse ko. Wala pa yung, andyan na lang yung pinsan, kotse ng pinsan ko. Kasi umuwi siya galing Dubai. Wala pa yung kotse ni Daddy Rob na isa. Wala pa yung kotse ni Mama Marie. So, nahihirapan kami kasi yung parking din naman. So, sabi ko, sige, tara, ipunin na lang natin yung pera. Eh, eventually, anong nangyari? May gustong bumili ng kotse. So, ang ginawa namin, sige, ano na lang tayo. Magbentahan tayo. So, yun po, kina-clear ko lang, yung sa kotse ni Tyronia. Hindi ko rin po gagawin. Nahihiram ng kotse, iba-vlog, tapos papalabasin ko na binili ko, tapos hindi naman. Bullshit! Ba't ko gagawin? Oh my God! Hindi ko gagawin yun, okay? Hindi ako magsisinungaling sa inyo. Napakagago ko kung gagawin ko yun. Grabe, never ako naging social climber sa buong buhay ko. Niwala kayong makikitang tatak na mga damit ko kung meron man bihira, binigay lang sa akin. Sobra. Ngayon sabi nila, bakit hindi ka na lang kasi ano, nag-rent ka pa? Kasi wala kang pambili, maglipat. Guys, ang pagpili po kasi ng bahay na magiging property mo, sobrang pinag-iisipan din po kasi siya. At na-realize ko po yun nung binato nga kami sa kabilang bahay. Si Boss Mike kasi yung pagkaka-explain niya sa akin, mabait yan si Mami Oni. Oo, mabait naman po ako eh. Pero maldita ako sa mga puke ng inang chismosa na walang magawa sa buhay. At ginagamit yung pangalan ko at gagamitan pa sa video ng The Truth About Tony Fowler's House. The Truth?
Sana nilagay mo yung ano, tungkol dito sa issue na to, ganyan. The truth talaga, katotohanan ba yan, sis? Kasi wala kayong alam eh, di ba? So, eto na yon. Okay na, di ba? Ngayon, sinasabi nila sa akin. Sabi ko na yung dugit sa bahay, ano pa ba yung sinasabi nila? Na ang yabang-yabang ko daw, kasi wala po akong niyabangan. Hindi nyo na nga po ako makita sa veranda sa umaga kasi nahihiya ako sa itsura ko, nakikonsyos ako. Tapos binivideo nyo pa yung eksena na, eto yung street sa bayan na to, wala namang magulo dito, tahimik lang sa amin. Wala naman po ako sinabi magulo kayo. Wala naman po kami sinabi na grabe kayo, na masama kayo, na pangit yung paligid, na wala ako sinabing ganun. Ang sinabi ko lang po, hindi ko alam kung sino ang nambato sa amin, kung ang kapitbahay ba o yung dumaan sa amin. Ngayon, pag-usapan natin yung pinaglalaban nyo na bakit may CCTV naman. Eto kasi yun, guys. Pag nag-aano kayo ng tao, mag-stalk kasi kayo bago kayo magsalita ng mga kung ano-ano. Unang lipat ko sa bahay, wait lang. Unang lipat ko sa bahay, nagpalaro ako ng tagu-taguan. At doon, pinakita ko yung CCTV. Pinakita ko po yung CCTV sa TV. Asa na yon? Oh my God. Hanapin natin. Ayan o. Ayan. Tagu-taguan sa bahay. Yan. Tagu-taguan sa bahay. Wait lang, may ads. Sayang naman. Ayan. Ayan o, pinakita ko yung CCTV. 41. Nakikita niyo yung black part? Pwede ko daw kasing i-review sa CCTV kung sino daw yung nambato sa amin. So nakikita niyo yung black part? Panoorin niyo yan, guys. Lahat ng CCTV na active sa amin sa loob lang ng bahay. So bago kayo magsabi na may CCTV naman, ganyan, keme-keme. Ayan siya, guys. Yung CCTV namin sa labas ng bahay ay sira po. At hindi po namin napagawa dahil pandemic nga po. Dahil nga po, ECQ. Okay? Alam niyo naman ako eh, pag inaano ako, pumapalag na ako. Hindi na ako tulad ng dati, natatahimik lang ako. Lalo na kung ano-anong sinasabi sa akin, dugyot kami, ganito kami, oh my God. Baka kaya mong dilaan yung pader namin, baka masabago pa sa inyo yung pader namin. Dahil kami, pagod kami araw-araw kakalinis, kaya paglalaban ko to, sis. So yun siya. Yung CCTV yan, napag-usapan natin. Ngayon, kung meron sa may barangay na sobrang curious na curious kayo, please ako naghahamon sa inyo, puntahan nyo po yung barangay. Kung talagang gustong-gusto nyo akong sirain o talagang hindi kayo matahimik na, ay wala naman ang babato dyan, hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko na may nambato po sa amin, pwede nyo pong puntahan ang barangay at i-check po yung CCTV kasi may bumato po talaga sa amin na hindi po namin alam kung saan ang galing. Pero sa apat na beses na yon, sa veranda po ang tumama sa amin. At may mga batok po dun sa bahay, maliliit lang naman. Okay? Ngayon, ito siya. Sinabi din ng mga tao na, ang iingay nyo nga, lalo na yung aso nyo kahol ng kahol. Ang hirap kasi, papakita ko sana sa inyo yung video, pero gamit ko kasi yung phone ko, nandito yung video na yun. Unang mga araw pa lang po, yung mga kapitbahay, nagpunta po, ang dami pong tao sa labas, kahit umuulan. Ngayon ang sabi niya sa akin ng boss ko, oy nabalitaan ko kasi wala siya sa bahay. Oy nabalitaan ko magulo daw diyan. Gusto mo ipabarangay ko. Sabi ko ayoko po ng gulo. Una pa lang ayoko po ng gulo. Hindi kasi susunod social distancing, papasok na lang po kami para wala po silang makita or puntahan kami sa tapat. Ngayon itong sila Vince, pinagbigyan sumayo-sayo si Vince sa kipaglaro sa inyong lahat, ganyan-ganyan. So yun siya, na, hindi ayoko talaga ng barangay, ayoko ng gulo. Ngayon, pag-usapan natin, bakit ako ganun? Sabi ng kapitbahay ko, bakit daw ako, actually yung may nag-vlog, hindi ko alam kung kapitbahay ko yun eh, pero may video siya ng kapitbahay ko. Bakit ko daw, bakit daw hindi ako nagreklamo? Bakit daw hindi ako nagpabarangay? Ayoko po kasi ng ganyan. Unang-una, kami po yung dapat makisama. One week pa lang po kami, pinabarangay po kami ng kapitbahay dahil maingay po ang mga aso ko. Ang sagot po ni Daddy Rob, for security purposes namin yan. Kasi syempre, minsan pag may tao, wala po kaming doorbell, minsan umaasa kami sa kahol, kapag may darating, uy, ano, tawag dito, si ganyan nandyan, narinig ko sila Biggie kumakahol, baka may tao. Parang alarm clock naman yung sila Biggie eh. Sinabihan kami, nakasama namin sa bayan ng caretaker namin na
itago niyo yung aso niyo. Kasi pag may nagreklamo ganyan, binabatuhan daw ng hatog na may lason. Kami natatakot kami. Doon pa lang sobrang nabother na ako. Na ay, may nangyari na palang ganito dati. Kwento lang naman sa akin to. Okay, hindi ako gagawa ng kwento na may nabatuhan daw ng hotdog na ano pag naiingayan. So ako naman, nataranta ako sa sinabi ni Anchi. So ako parang ala, pinasok yung aso ko sa loob. Kaso hindi pwede kasi ang lalaki nila eh. Siyempre, ang lalaki ng tae. So nilabas ko ulit, nilagay na lang namin ng takip. Lagi pong may pupunta sa bahay namin para po magpa-picture, para po, na, naiintindihan ko naman po, hindi po ako nagre-reklamo. Lagi pong pinipicturean yung bahay namin, lagi pong, minsan may nagvi-video pa, may nagvo-vlog pa. Hindi ko po kasi makokontrol yung aso namin kung kakahul po siya sa inyo. Kasi ganun po talaga yung aso, kakahul talaga pag may ibang tao. So, sa part na yun, pasensya na po sa mga aso ko. At nandyan pa po sila ngayon at kukunin po namin sila soon. Sobra, mga 2 days po or 3 days, talagang na-busy lang po talaga kami. So, eto na nga. Yun yung sa CCTV, yun yung sa aso. Bakit hindi ako nagpabarangay? Guys, ayoko na po ng ganun. Para lang alam nyo, meron po ako na experience. Way back 2016, nagkaroon po ako ng issue. Naglalakad po kami sa labas. Ate ko, kasama ko si Tyronia. Hindi ko na ito kinuwento noon, hindi na. Nagkaroon po ako ng issue sa third party. Meron po nang bato sa akin ng itlog sa ulo. Naano ako eh, syempre itlog lang naman. Pero yung kasama ko yung anak ko. Tapos nakita niya, mami, bakit, bakit? Sabi ko, anak, hindi nagkakagulo lang. Kasi may mga tao pong galit sa akin. Hindi naman lahat mabiplease ko eh. So ang ginawa ko, nataranta kami, tumakbo kami ni ate, tumakbo kami ni Tyronia. Noong time pa yun, ang hirap kasi nakagrab lang kami. Nagpagrab pa kami, tumakbo kami sa malayo, todo una sa akong ganyan. O baka sabihin niyo, lahat ang kwento ko, chika. Bakit ko naman sasabihin itong mga to? Bakit ako magsisinungaling? Oh my God, hindi ko maintindihan. Tapos, sinasabi niyo na, apat na bato lang, aalis ka na. O ba't hindi mo nareklamo? Ayoko po ng gulo. Kami po yung lumipat, so kami po dapat makisama. At parang anong karapatan kong magreklamo? Takot po ako sa ganyan. Kung ako lang yung mabato, ako lang yung nakakita ng gano'n, na may tumama ng gano'n. Barangay ako, sis, laban-laban tayo. Pero since may anak po ako, at ayokong balikan ako ng kapitbahay, o kung sino man nagbato, nagumanti ako, o pinablatter ko kayo, or what, balikan niyo yung anak ko. Siyempre takot ako sa ganun. Nanay ako eh. Apat na bato lang, lalayas ako. Nanay ako eh. Lalayas ako. Kaya nga dito agad kami ni Tyrone eh. Kung oo yung pagmamahal ko sa anak ko para sa inyo, wala akong pake. Pero ganun yung naramdaman ko. Kaya naparenta agad ako. Sana maintindihan niyo yun na wala po akong pinipinpoint na kapitbahay ko ang ng bato, ang sinasabi ko, or baka dumaan lang ng trip kasi hindi namin alam. Sira ang CCTV namin sa labas, ipapagawa pa lang yan after ng ECQ dahil nga naging busy lahat ng tao at bawal lumabas. Ganun po yung nangyari. Sa lahat po ng mga nagpo-post ng kung ano-ano tungkol sa akin, hindi ko alam kung anong mapapala mo. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong mapapala nyo. Hindi ko alam. Na parang gusto nyo bang magpapansin? Gusto nyo bang... Or sige, pwede nating sabihin na opinion nyo lang. Opinion nyo lang naman yan eh, naiintindihan ko naman. Pero yung opinion naman, sana naman, hindi yung OA, dugit yun sa bahay, pinalayas yan. O talaga, pinalayas ako, bakit nandiyan pa sila ate? Ako yung umalis. At wala po kasi sinabi na kapitbahay ko yun. So kung na-misinterpret nyo, pasensya na. Pero please, stop. Stop saying bullshit na ganito yan sila, ganito yan sila. Hindi po ako lumalabas ng bahay. Kasi ayoko po may masabi sa akin. Dahil anak ko eh. Siyempre, sa ganito, ayan, totoo ako, sige lang, sige lang. Pero sa kapitbahay, makakasama ko kayo na matagal. Kaya ayokong gumawa ng mali. Ayokong ano yung anak ko. Ayan yung pinakakayamanan ko na iniingatan ko, yung anak ko. So, eto pa malupit. Sa mga post na yan, ang malupit pa dyan, yung mga unang naniniwala at nag-share niyan, may mga top fan badge ko pa dito sa page. Puki ng ina. Like, puki ng ina. Diba? Ako, may pagkatsismosa din ako. Inaamin ko, uy, ano nangyari kay ganito? Ay, talaga, ganyan ba yan? Okay lang. Pero yung ganito yung nangyari dyan, tapos ganito, siguro yun, hindi yun sa kanila. Tapos ganito ka na, oo, pinalayasan sila. Saan nyo nakukuha yung mga ganyan? Sobrang sismosa nyo, gumagawa kayo ng mga kwento. Na hindi ko alam kung anong mapapala nyo. Sa video ko nga, sa vlog ko, na sinabi ko na binato kami, hindi ako nag-hate speech. Wala akong, again, wala akong binanggit na pangalan, street, lugar.
Kayo lang yung banggit ng banggit na siniraan ko yung lugar nyo. Hindi, ang sisira sa lugar nyo yung mga chismosang katulad nyo. Okay? Wala akong inano sa inyo. Wala akong ginawa sa inyo masama. Wala. Hindi ko alam ba't grabe kayo ganyan umatake sa akin. Galit na galit kayo. Ayoko maging hard. Lalo na sa nag-post na yan, kasi nabataan kong buntis siya. Naiintindihan ko pag buntis ka, baka naglilihi ka lang. Di ba? Pero sino ba naman ako para paglihian mo? Di ba? Ang tsaka-tsaka ko. So yun na nga guys. Hindi ko lang talaga maiwasan maging maldita minsan kapag fake news yung mga pinagkakakalat. Sana hindi ko nasira yung gabi nyo kahit parang medyo GG ako. Kasi alam niyo naman pa nag-e-explain ako eh. Unang-una, hindi ako artista. Hindi ako iiyak na, ay may bahay na kami. Hindi ako marunong nun. Okay? Kasi kung marunong ako nun, Diyos ko, sobrang lupit ko na siguro. Hindi ako marunong umiyak ng peke. Hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya yung mga binibintang nyo sa akin. Yun lang, at least na-clear ko dahil maraming nag-gumagawa ng reaction video, gumagawa ng mga post, tapos ang dami nagko-comment. Sana naklaro ko, kahit medyo parang ganito yung nararamdaman ko. Pasensya na kasi ganito ako eh. Marami din, may nagsabi rin sa video na hindi po kami galit sa'yo, Miss Tony, ganyan-ganyan. Pero yung nagiging curious kayo, naiintindihan ko naman. Hindi ko alam kung anong pangalan niya eh. Nag-video siya sa YouTube. So ako naman, sige lang, ito lang, naiintindihan ko naman, hindi kayo galit. Ano ko lang, yung mga page agad na ginawa na ko ng kung ano-anong video na, ay ganito yan, ganito yung nangyari, hindi talaga nila nabili yan, na-expire yung kontrata. Kasi ganito, ganyan. Meron bang nagrerenta na expire agad yung kontrata ng 1 month? Ano ba talaga? Na-expire ba talaga o pinalayas kami? Kung ano-ano kasing kwento nyo eh. Di ba? So ngayon guys, medyo busy ako kasi yung anak ko may sakit po. Sumaglit lang ako kahit hindi to saglit, medyo napahaba na. Kasi nga, G ako eh, alam mo naman, tatanggol ko yung sarili ko, syempre. Lalo may mong tatanggol sa akin kundi ako. So yun lang guys, wala po ako.